Ito po ay magandang balita in a sense na ang ating Pangulo ay talagang hindi po nakakalimot sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na po ang mga nangangailangan. Kaugnay po niya, nagpalabas po ng kautusan ang ating mahal na Pangulo sa pamamagitan po ng Executive Order Number 20. Ito po ay na-published noong isang araw sa Official Gazette ng ating gobyerno at it will form part, syempre, ng mga rules and regulations na susundin po ng ating gobyerno in the delivery of public service. Basahin po natin at unawain po natin kung ano po ba itong Executive Order Number 20. Ito po ay nagtatalaga sa pagkakaroon po ng isang tinatawag na Presidential Help Desk. Ano ba ang naging batayan po ng executive order na ito? Siyempre, ang katungkulan po ng ating gobyerno na mag-provide po ng serbisyong maayos sa ating mga mamamayang Pilipino. In particular, nakalagay po dito sa whereas clause po ng nabanggit na Executive Order Number 20 ay ang Section 11, Article 13 ng ating saligang batas. Sinasabi po dito na ang Estado ay dapat magkaroon po ng komprehensibong pagtingin sa pagbibigay po ng maayos na kalusugan para po sa ating mga Pilipino. Basahin ko po in particular, ano? Section 11, Article 13 of the Constitution provides that the state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development which shall endeavor to make essential goods, health, and other social services available to all the people at affordable cost with priority for the needs of the underprivileged, sick, elderly, disabled women and children. In other words, ito po ay tulong sa ating mga kababayang Pilipino para po sa kanilang pangangailangan pagdating sa kalusugan, especially yung mga medical assistance. At ito po ay para sa lahat. Pero, syempre, binibigyan po ng prioridad ang mga pangangailangan ng mga kapuspalad. Eh kung ikaw naman po, may kakayahan ka na sa buhay, eh ipagkaloob mo na po sa kapuspalad, ano? Yung mga talagang hindi po sapat ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw tapos magkakaroon pa ng problema sa kanilang kalusugan, eh wag mo nang unahan pa doon sa slot para po sa serbisyo na ito ng ating gobyerno. Pero hindi naman ipinagkakait sa iyo kasi ito naman po ay para sa lahat ng Pilipino. Pero syempre, kung talagang ikaw ay may pakiramdam at kaya mo naman, eh konting gastos din ang bahagya. Tapos yung slot na supposedly mapupunta sa iyo, ipagkaloob mo na lamang sa mas nangangailangan. Going back dito sa warehouse clause. Dahil po dyan, syempre 6 na buwan pa lamang o mahigit sa 6 na buwan pa lamang ang ating mahal na Pangulo. In fact, nasa 8 months. Ano? Sabi po dito kasi, during the first 6 months, ito ay from July to December of the administration, the Office of the President through the Presidential Action Center, formerly the Presidential Complaint Center, tandaan niyo po yan ha, PAC, hindi po ito si Pastor Apollo Quiboloy, ano? Kung hindi PAC. Saka ito po ay dating kilala bilang Presidential Complaint Center. Nakatanggap po sila ng bilang na 52,728 mula po sa publiko. At ang 20% po dito ay related sa medical concern. Katulad po ng mga medisina at pinansyal na pangangailangan. At dahil po dito, siyempre, ina-address na ito ngayon ng ating mahal na Pangulo. Tuloy natin yung whereas clause, ano? Sa ikatlong whereas, to address the overwhelming number of requests. Alam ko, marami po sa inyong mga manonood po natin dito, nagsusulat nga po sa akin, may email, merong nagsesend ng private message, at nalulungkot ako pagka ganoon kasi gusto ko kayong tulungan, wala naman po akong magagawa. At ayoko naman pong mag-fundraising dito. At kunyari, itutulong ko. Ayoko po ng ganun, ano? Ngayon, meron po pala ako, by the way, na binlog
Yun naman ay tinaglang ako ng isang vlogger na si Teya Tan. Manunulat, hindi po siya video maker. Ano? At binasa ko lamang tapos nira-upload ko. At salamat, papangalanan ko na kay Beth Murakoshi. Maraming maraming salamat sa iyong kabutihan ng loob, Beth Murakoshi, sa pagtulong mo doon sa bata. Ito po yun. Ito. Yan. Tinulungan po ito ni Beth Murakoshi. Nagpadala po siya ng tulong pinansyal dito po sa bata. Ito pong bata ay nasa ICU pa din at lumalaban po yata ito sa seryosong karamdaman. Eh, ako ayoko nang sabihin kung ano pa yung mga nagawa natin. Basta salamat sa tumulong po dito sa bata at alam naman ni Teya Tan yan kung sino yung mga tumulong dyan. Okay, ngayon, kaugnay pa rin po ng medical na pangangailangan, babalik po ako dun sa sinasabi ko, kung kayo po ay nakakaranas ng pinansyal na pangangailangan, partikular para po sa inyong pangkalusugan na pangangailangan, huwag po kayong mahihiyang lumapit sa Office of the President. Ito po ang purpose ng pinag-uusapan po natin. Bukod pa po doon sa ino-offer na tulong po ng DSWD and ang ating local government units. Mama Dog, huwag kang pumunta sa ilalim ng kama. Okay, ngayon bumalik po ako dito, ano? Sabi po dito, to address the overwhelming number of requests for financial and medical assistance, hindi kayang umakyat ni Mama Dog. Ang bigat mo kasi, oh, yan na. Yan. There is a need to develop and establish a project that will provide accessible and direct medical assistance to the Filipino people, which shall complement the existing health projects and services of the government. Meaning, makakaragdag, ano? Kasi existing naman na yung mga tulong ng malasakit center. Yan naman ay, syempre, sa pangunguna dati ng nakaraang administrasyon at sa inisyatibo ni Senator Bongo. Huwag nating i-credit yung mga magagandang ginawa ng nakaraang administrasyon at i-recognize po natin yun at pasalamatan. At ika-apat po na whereas clause dito, Section 17, Article 7 of the Constitution vests in the President the power of control over all executive departments, bureaus, and offices, and the mandate to ensure the faithful executions of laws. Now, therefore, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, President of the Philippines nga, by virtue of the power vested in him, by the Constitution and existing laws, do hereby order, ito na po, Section 1, Presidential Health Desk. Ito po yung pinag-uusapan natin, ha? Executive Order Number 20. Huwag kayong malikot, Mama Dog. The Presidential Health Desk is hereby established as a project that aims to address requests for financial and medical assistance that are submitted by the public to the Office of the President. O, yung mga nagsesend po ng private message po sa akin, nag-i-email, pagkakataon nyo na po ito na humingi ng tulong sa Office of the President. Mag-send po kayo ng request sa kanila and sa mga susunod na araw, ipapaliwanag po natin kung paano po yung proseso, ano, sa paghingi po ng tulong dito po sa Office of the President. Basta ang mahalaga ngayon, meron ng kautosan ng Pangulo at tinatag na nga po yung Presidential Help Desk. Punta po tayo dito sa kasunod na page niyan. The Presidential Help Desk shall complement the existing health projects and services of the government by providing accessible and direct financial and medical assistance to qualified beneficiaries. O, merong qualification, syempre hindi ka naman pwedeng basta lamang pumunta dyan, manghihingi ka lang ng tulong. Kailangan may mga patutuo din kahit paano na talagang ikaw ay dumaranas ng pagsubok sa iyong kalusugan, katibat po niyan yung mga pruweba. O, Section 2, Administrations of the Project. The Presidential Health Desk shall be administered by the PAC, or yung Presidential Action Center po yan. For this purpose, there shall be a project coordinator directly reporting to the head of the PAC, tasked to ensure that the day-to-day implementation of the project is managed effectively, efficiently, and economically, and oversee the operational activities of the project,
including the performance by all employees and personnel of their respective functions. The PAC shall submit to the President through the Office of the Executive Secretary an annual report on the operations and accomplishments of the Presidential Help Desk. Ngayon, isi-simplified na lang po natin yung, kasi administrative na lang naman itong ibang sections po dito eh. Simplified po natin yung pangunawa para mas maging maganda po sa harapan po ng publiko. Ito pong binabasa po natin na Presidential Help Desk, magtutulong po ito sa inyo kung kayo po ay nangangailangan, particular sa medical expenses. Ano, yung mga medical concern po ninyo, eh, ilapit po ninyo sa ating Office of the President. At pagka hindi kayo inaksyonan at kwalipikado naman kayo, meron po kayong pwedeng pagreklamuhan. Siyempre, ang complaint center pa rin ng Office of the President. But perhaps hindi po mangyayari yon. Kasi meron pong particular na budget para po dito. At kung kayo naman po talaga ay kwalipikado at nauna, kasi siguro sa dami rin po ng lalapit po ng tulong dito, eh pila-pila lang din po ito. No? Kaya itong pinag-uusapan po natin, magandang balita dahil kadagdagan po ito eh sa mga existing na serbisyo na ibinibigay na po ng gobyerno. Katulad po ng binanggit natin kanina, nandiyan ang Malasakit Center ng Duterte Administration na ipinagpapatuloy ngayon ng kasalukuyang gobyerno. Nandiyan ang tulong na ibinibigay po ng DSWD. Meron din pong tulong ang ating Office of the Vice President. Tapos may mga tulong din po, in particular ang DOH at iba pang mga ahensya ng ating gobyerno. Supplementary, ika nga, or complementary, ito pong Presidential Help Desk. Kung meron po kayong gustong linawin, i-comment nyo lamang po sa ating comment sections. Nung sa ganon, i-address po natin yan at itatanong ko din po sa contact natin sa gobyerno kung paano po matutugunan yung inyo pong mga pangangailangan. Ito po palang si di ko kilala, anak ni Gloria C. Gaspar, eh mukhang matutulungan po ito ng ating gobyerno direkta. Kasi napansin po ito eh. Kaya salamat kay Teya Tan at salamat din po sa mga nag-share po nitong video at nanonood. And in addition to that pala, kung ito po ay inyong i-share, sana ma-share po ninyo dahil kapag ka kumita po ang video nito, lahat po ng revenue ng nabanggit na video na ipinapakita ko po sa inyo ay ibibigay po natin doon po sa bata, sa pamilya ng bata. Ano? Ginawa na po natin ito sa isang PBBM supporter. Naalala nyo yung binash ng mga kakamping na bulag, si John Paul Pabalan. Unfortunately, siya po ay pumanaw na at hindi ko alam kung nailibing na po siya, pero nitong mga nakaraang araw, siya po ay pinaglamayan. Pumanaw po siya. Eh, wala na tayong magagawa doon kasi ganun talaga ang buhay. Pagka hindi po magtatagal, kahit anong, kahit saan ka, eh, mag-meet kayo ni Lord. Ganun lang po yun. Kaya wag po tayo matakot sa kamatayan. Anyway, yan lamang po ang magandang balita na inihatid ko po sa inyo. At ayoko na munang haluan po ito ng negatibo kasi good news nga eh. Kaya kwentuhan na lamang muna tayo. At kung may bashers, hindi ko na lang muna papansinin para yung good vibes na dala po ng ating Pangulo sa pamamagitan po ng Executive Order No. 20 ay hindi na po mahaluan pa ng hindi maganda. Maraming salamat po sa inyo. Pansamantala muna akong magbabalik sa inyong mga komento. Salamat sa 200.